Hello guys, welcome to my YouTube channel. Sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-maintain ng pressure washer, power pressure washer sa self-service washing business. Oh, ito po yung pressure washer natin guys. Meron tayong single phase 1.5 horsepower na motor. Victor po ang brand nito. Ito po yung power spring natin. Na Kawasaki po yung brand nito. At magbuga ito ng pressure na 100 PSI. Ito po yung tatlong bilog kung saan ilagay natin yung rasa. Ito po yung rasa. Ito po ang nagpapadulas ng piston in the working process. So, tanggalin natin yung tatlong bilog. Ilagay natin dito. By the way guys, ang alam po ito ay grass cuff, grease cuff. So, lagyan po natin ng grasa, yung grease or grasa. Ibabalik natin guys. Ibabalik natin. Dapat maintain yung paglagay nito ng gasa kay kailangan po ito ng machine para madulas yung piston. Kung wala ito, may sira yung piston ng power spring mo at malaking gasto na. So, ito po yun. So, linisan po natin yung slide. Isa natin gamit ang vent brush. Ano ba? Nasa to nga. Lantau tadi dia kan? Lantau tadi ya? Wih. At ito po yung ating induction motor single phase 1.5 horsepower. Kailangan ng 1.5 horsepower kasi mabigat yung kuan, yung force ng dapat niyang ikutin nyo sa pressure sa power spray. Ito po yung kan, lagyan ng oil kung sakaling mag change oil kayo. Ito meron tong oil, bago lang tong change oil nakita. Okay.
Yung dito yung old rin, kung saan kung motion civil kayo, tanggalin nyo lang ito. Tip yung blower natin. Ipa-plug natin. Ito po yung ating controller kung saan dito nakalagay yung coin slot, timer, saka relay. Ginamit ko yung ordinary lang relay, hindi ko gamit ng solid state kasi mahal yun, pero mas maganda yung solid state relay ang gamitin nyo. Ito po yung transformer natin, yung power supply natin. Ito po yung atong return hose at saka ito po yung ating sanction hose, saka discharge hose, yung control natin para sa palakasin natin yung output ng power for sure.